Please subscribe to Erwin Tulfo official YouTube channel and don't forget to ring that bell button. Hey, bayan, magandang umaga po, Luzon, Visayas, Mindanao. Live na live ho tayo. Ito po ang Tutok Tulfo COVID-19 Watch. Hanggang alas 11 po tayo ngayong araw po ng Miyerkules, 1 ng Hulyo 2020. Oh, yeah! Marami po tayong pag-uusapan, marami po mga issues ang dapat talakayin at mga katanungan at mga agam-agam ng sambayanan. Pero bago po niyan, of course ha, kanina ho nang pinost natin yung mga topic natin, sabi eh wala na bang magandang balita dyan, Sir Erwin, sa ating bayan? Meron pa naman ho, pero syempre natataon lang ho, may mga araw na hindi naman lahat good news. Kagaya ho, mamaya pag-uusapan natin yung nangyari pong pagkamatay ng 4 na sundalo sa Hulusulo sa kamay ng PNP. Naniniwala po ang hepe o ang army chief na si Lieutenant Lieutenant General Gapay, hindi po siya naniniwala na mis-encounter. Hindi rin siya naniniwala na miscommunication. Ang paniwala niya, pinatay yung kanyang 4 na tauhan. There was no mis-encounter here. It was a rabout. Dahil hindi naman pumutok yung tropa namin, nandun yung mga baril nila sa baba. Anong sabi ko? It wasn't a mis-encounter. Mis-encounter o rabout? Rabout po is salvage. Oh. Ayun ho. Oh. Pero ang latest po dyan bayan, ay tutulong na rin siya dahil masyadong mataas daw ho ngayon ang tensyon sa pagitan ng PNP at Army lang naman. Masyado raw mainit ngayon, pati mga commander ng Army at commander ng PNP medyo nagkakairingan. Kaya nga po tutulong na raw para ma-diffuse ang tensyon, tutulong na dyan si Senator Panfilo Lacson, si Senator De La Rosa, at ang iba pang mga miyembro ng Philippine Military Academy Alumni Association at ang mga retired generals and flag officers of the Philippines. Mag-uusap-usap. Actually, kagabi pa ho yata, nagtatawagan na kasi mukhang galit po ang army. Ba't naman hindi magagalit, lalo na itong si Lieutenant General Gapay, 5 tauhan niya na ang napapatay ng PNP? Una, yung isa, yung may sakit na PTSD, di ba? Binaril sa Quezon City. Oh, binigyan nila ng hero's burial yon. Ngayon, itong 4 na naman. Oh, ay ang sabi ng army, hanggang kailan ba? Ha? Oh, no! Ay, Diyos ko po naman. Eh, kaya nga ho, masyadong mataas daw ho ngayon ang tensyon sa pagitan ng army at PNP. My goodness! Ay, kaya nga ho, medyo ididifuse ho yan. Kumikilos na po ang mga mista ng Philippine Military Academy para mag-usap-usap sila dun sa taas. Ha? Eh kasi ang sinasabi ng PNP, mis-encounter nga eh. Sorry na nga eh. Eh sabi ng army, anong sorry? 5 na sa mga bataan namin ang patay. Sorry. Ganon din po yung mga pamilya ng mga miyembro ng Philippine Army. Sorry na lang. Maibabalik ba yung buhay ng aming mga mahal sa buhay? My ha? Goodness! Diyos ko po. Anyway, bayan, mamaya ho, pag-uusapan natin ho yan at tatalakayin natin. Bago pa man po, umpisa na pong nag-gather ng ebidensya ang NBI. Nagpadala na po yata ang NBI ng mga tauhan doon para mag-imbestiga, magtanong-tanong. Ayan po ang isa sa pag-uusapan natin. Isa pa hong pag-uusapan natin, kagabi nga po nagsalita na ang Pangulong Duterte, as expected, Metro Manila, NCR, tayo po ay nasa general community quarantine pa rin. Oh no! Cebu City ECQ, enhanced community quarantine, ibig sabihin walang labasan. Ang iba pa mga lugar tulad ng Region 3 ang Bulacan, Pampanga, MGCQ na. At iba pang lugar. Ayan o mga listahan, no?
NCR, Benguet, Cavite, Rizal, Lapu-Lapu City, Mandawi City, Leyte, Ormoc, Southern Leyte, Talisay, Minglanilla at Consolacion nasa GCQ. Ang Cebu, ECQ. Ang mga nasa MGCQ naman ay ang mga sumusunod. Cordillera Autonomous Region, Abra, Baguio, Ipugao, Kalinga, Region 1, Ilocos, Region Ilocos Norte, La Union, Pangasinan, Region 2, Cagayan, Isabela, Region 3, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Angeles City, MGCQ na ho yan. Region 4, Batangas, Laguna, Quezon, Lucena, Region 4B, Puerto Princesa, Region 5, Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Naga City, Region 6, Capiz, Iloilo, Iloilo City, Negros Occidental, Bacolod, Region 7, Cebu, Provincia, Province, Bohol, Negros, Region 8, Tacloban, Western Samar, Region 9, Zamboanga, Zamboanga del Sur, Region 10, Bukidnon, Misamis Occidental, Oriental, Cagayan de Oro, 11, Davao del Norte, Davao Sur, Davao City, Davao de Oro, Region 12, Cotabato, South Cotabato, Region 13, Agusan del Norte, Butuan, Barm, Bangsa Moro Autonomous Region for mostly Mindanao, Maguindanao, Lanao del Sur. Modified GCQ po sila. At ang iba pang lugar sa Pilipinas. Alright. Mamaya ho, tatawagan natin si Secretary Harry Roque. Ano ba, ano ba ito mga MGCQ, GCQ, ano ba mga pwedeng gawin at hindi pwedeng gawin? Okay, kagabi rin, sinama na po ng Pangulong Duterte. Napanood pala ni Pangulong Duterte yung nag-viral na video ng JNT Express. Nagalit ang Pangulo. Sabi ng Pangulo, ipapasara ko kayo. Makita ng Pangulo na hinagisagi. Siguro nag-order. Palagay ko nag-order ang Pangulo doon ng checkered na polo. At nakita niya hinagisagis lang yung polo niya. Kaya sabi ng Pangulo, kayo JNT, iimbestigahan, papaimbestigahan ko kayo sa NBI, CIDG at BIR. Tatlo. My goodness. May suspecha lang ako, baka nag-order si Pangulong Duterte ng polo shirt galing Taiwan na checkered. Baka pagdating basa-basa na. Or baka nag-order siya ng ika nga flower base na basag na. Kasi basahin ninyo kung nakalagay. Kung nakalagay ng Duterte, Rodrigo, si Pangulo yon. Ayusin ninyo. Kung pwedeng bitbitin nyo sa ulo ninyo, sa ulo nyo ilagay. Kayo, tirada nyo talaga JNT. Nagbanta pa ang JNT. Pag nag-post-post daw tayo ng mga video ng mga kalukuhan ng mga tao nila, ididimanda nila. Pwede nga. Ay mabuti, binawi nila. Ay nako, Diyos ko po, Pineapple Bayan. Yan po ang mga pag-uusapan natin ngayong araw po ng Miyerkules, 1 ng Hulyo. Dahil 1 po ng Hulyo, yung ayuda mo sagot ko, sasagutin po namin na naman. Isang laptop ang ipamimigay namin at dalawang tablet at worth 30,000 pesos. Ang ipamimigay po namin sa ayuda mo sagot ko. Text na po kayo. Open na po ang aming text line. As a matter of fact, kanina pang alas 8, 0995-487-6795 para sa mga naka-Globe. Sa mga naka-Smart, 0928-265-8796. I-text po, please. Kung yung kayo yung nagtataka, text kayo ng text. Sundin po ninyo, meron po tayong alituntunin o kalakaran. Ilagay po ninyo ang pangalan nyo. Kunwari, ang pangalan mo si Cesar Laino. Ako po si Cesar Laino. Tega Nueva Ecija. Ilagay po ninyo. Ang gusto ko po ay isang laptop. Mas maganda po kung ikwento po ninyo maikli lang. Gusto ko po ng laptop kasi yung beauty parlor ko po wala nang kinikita. Meron po akong kapatid na mag-aaral. Hindi ko mabilhan po ng laptop. Baka pwede. Ilagay niyo yung konting detalye. May nag-text nga. Randy Mariscotes, Antipolo, laptop. Parang galit pa, naka-exclamation point na tatlo. Yung isa nakasimangot. Ang tagal ko na nagtitext sa iyo, Sir Erwin, ha? May ganun pa. I-text po ninyo yung pangalan, yung inyong tirahan, kahit yung lalawigan lang o lungsod. At ano ang wish mo na ayuda?
Kailangan ko po, sir, na panggatas ng dalawa kong anak. Dahil ang mister ko po, wala hong trabaho ngayon. Natanggal po bilang waiter. So, di ba? Binabasa ho namin yan. At simula po sa araw na ito, pag nag-text po kayo, simula po ngayon July 1, siguraduhin na nakatutok po kayo sa Radyo Pilipinas. Ang Radyo Pilipinas naman po ay nationwide. Kahit saan ka pa, merong Radyo Pilipinas sa Davao, Cebu, Iloilo, Apari, Hulo, Palawan. Or sa FB page namin, kung wala kang radyo, buksan mo ang iyong cellphone at ilagay mo sa Erwin Tulfo FB page. I-like na rin po, ha? Tatawagan ho namin kayo at kapag nahuli namin kayo nakikinig, meron kang instant 1,000 pesos bukod pa sa ayuda. Pero kapag hindi ka nakikinig at nakalimang ring na ho ang tawag namin, ay maski na tinawag namin ang pangalan mo, kaya nga namin sinasabi standby, ibig sabihin tumutok ka na, makinig ka na. At pag hindi po kayo sumagot, ibibigay namin ang premyo nyo sa ibang tao. Or kung hindi, i-carry over natin kinabukasan. Ibig sabihin, kung bibigyan namin ng laptop, hindi sumagot ngayon, magiging dalawa na ipamimigay namin ng laptop bukas. Kung hindi pa rin sumagot bukas, tatlong laptop na ipamimigay namin. Ganon din sa tablet. Kung tatlo pamimigay namin ngayon, walang sumagot. Siyam na tablet na ipamimigay natin sa Biyernes. Yeah. Ganon lamang ho yan. Ano po? Para malinaw ho tayo. Alright, dire-diretso tayo bayan, alas 10:13 na ng umaga, araw po ngayon ng Miyerkules, 1 ng Hulyo 2020. At nasa linya na po ng aming telepono itong aming suki, aking kaibigan, ever since si Secretary Harry Roque, ang tagapagsalita ng Palacio at IATF. Good morning, Secretary Harry Roque, sir. Good morning, paring Erwin, at good morning, Pilipinas. Opo. Sir, bilisan ko lamang. Alam ko po, busy kayo. Yung announcement po ng Pangulo, binaba niya na nga po yung mga quarantine, yung Cebu. Pero ang Cebu is still ECQ, Metro Manila, at iba pang mga lugar ay nasa GCQ, pero other areas ay MGCQ na. Secretary, is this correct? Totoo po yan, no? At ito po ipakilala na kinakailangan na natin magbukas talaga ng ekonomiya at kinakailangan mabigyan muli ng hanap buhay ang ating mga kababayan. Ang datos naman po ang naging basihan ng pronouncement ng ating Pangulo. Tayo po ngayon ay nasa GCQ sa Metro Manila kasi ang case doubling rate po natin ay 7 days pa rin. No? Mm-hmm. So, nung nakalipas sa 2 linggo, we barely made it to 7, no? 6.8. No? Mm-hmm. Pero ngayon, 7 na po tayo, pero kinakailangan maging 10 days po yan ang case doubling rate para tayo po ay bumaba sa MGCQ. No? Mm-hmm. At sa Cebu naman po, ang positivity rate po ng Cebu ay 30%. Ibig sabihin, 3 out of 10 po na tinetest ay positive. Uh-huh. No? At kaya nga po, tapos ang death rate po nila ay mas mataas pa sa national average. No? Mm-hmm. Tayo po ngayon sa buong Pilipinas ay mga mahigit kumulang 10 ang daily death rate. Mm-hmm. Pero nung isang araw po, naging 13 ang death rate ng Cebu. No? Mm-hmm. So, kinailangan po talagang manatili muna sila sa ECQ, no? Mm-hmm. Hanggang makontrol po ang pagdami ng kaso ng COVID. Okay. Sir, kahapon nag-trending ho kayo, pati ho kayo, dumaan po sa wall ng FB ko, yung sinabi raw ninyo, parang yung misinterpretation ho ba ito ng comment ng UP Research na aabot tayo ng 40,000 by the end of the month, by June 30, pero wala pa naman tayo sa 40,000. Medyo yung iba pong netizen, medyo nagalit ho sa inyo bahagya, bakit daw ho, hindi naman daw UP ang kalaban, kundi COVID-19. Ano reaction nyo rito, Secretary? Mali po pagkaintindi nila. Okay. Kumbaga, parang ringside commentator ang UP. Sila right. Yung nagpe-predict, nagpo-forecast na 40,000 ang kaso. Uh-huh. Pero hinimo ko po si yung ating mga kababayan na huwag tayong pumayag. Uh-huh. Talagang pagdating ng 30 ng Hunyo, 40,000 ang cases. Mm-hmm. At meron naman tayo mga sandata, hindi naman tayo helpless. Mm-hmm. Yung pagsusuot ng maskara, magpapababa po ng chance na ikay mahahawa ng 85%. Mm-hmm. Ang pagsosocial distancing, nagpapababa po yan ng probability by 80%. Mm-hmm. So gamitin po natin yung ating mga sandata, huwag tayong pumayag na yung forecast ay magkatotoo. Pero ang kalaban po siyempre ay COVID-19. Ang modeling ay sa UP. Pero sinasabi ko, hanggang meron tayong sandata,
labanan natin yung forecast at pababain pa natin ang magkakasakit ng COVID-19. Ibig sabihin, hindi lang po masyado na-gets ni Luis Manzano. Ah, ayun eh. Baka medyo mainit lang ho ang ulo, Secretary. Ngayon po, meron po silang bagong prediction yata ang UP na naman. 60 to 70,000 by the end of the month, Secretary. So hinihimo ko po lahat, hindi po ako titigil dahil meron naman tayong sandata, meron tayong social distancing, wearing of masks, disinfectant. Huwag tayong pumayag na talaga magiging 60 to 70,000 yan ang pagtapos ng July. Subukan po natin pababain. Kung kaya natin 50,000 lamang, gawin natin 50,000. Kung kaya natin, siguro imposible ng 40,000, no? Kasi 37 na tayo. No? Pero tingin ko po, pwede nating i-goal yan ng 50,000. Huwag natin palampasin ng 50,000, no? Kaya po natin yan. Maging conscious lang tayo na iba na talaga mga panahon. Kinakailangan talaga yung mask, pinaka-importante pala dahil 85% ang pagbaba ng probability niya. No? Mm-hmm. So kaya po natin yan. Hindi ko po titigilan yan. Batuhin nyo na ako kung gusto nyo batuhin. Pero hihimukin ko po ang ating mga kababayan. Huwag nating hayaang magkatotoo ang forecast na 60 to 70,000 ang maging kasa pagtapos po ng July. Kaya ng July. Kaya po natin yan. Alright, moving forward, Secretary. Yung United Nations Commission on Human Rights, mukhang may report po sila at ang sinasabi ng kanilang findings, mataas ang paglabag sa karapatang pantao ng Duterte administration, particular na sa war on drugs. Pero nakakuha po tayo ng kakampi sa pamagitan po ng China at Russia na kinontra po nila yung report na yon, Secretary. Ano po ang reaksyon ng Palacio rito, sir? Well, unang-una naman po, no? Wala naman po talaga mabuting sinasabi ang mga human rights commissioners sa mga bansa. Opo. May ganyan din po silang indictment laban sa Estados Unidos. Mm-hmm. Ganyan din ang kanilang indictment laban sa Australia pagdating sa mga refugees, no? Mm-hmm. So talaga namang papel nila yan ang punahin dahil ang gusto nila mas mabuti ang compliance sa mga bansa. Okay. So hindi po ako nagtataka dyan. Mm-hmm. Now, pero ang importante po ay kung meron talagang paglabas ng karapatang pantao, ang issue is ginagawa ba ng Pilipinas ang kanyang obligasyon na imbestigahan at parusahan? Mm-hmm. Nakita naman natin yung kaso ni Kian eh. Diba? Nung si Presidente mismo nakakita nung CCTV, ang nangyari po, linitis naman natin at pinakulong naman natin yung mga pulis na yan. No? Mm-hmm. At alam mo, ang ating PNP naman, sa kada may namatay sa police operation, nasa manual nila na talagang iniimbestigahan kung paano namatay. So lahat po ng mga kaso na mahigit sa 5,000, lahat po yan ay inimbestigahan naman ng PNP. Pero kung para makontento po ang lahat, ang sabi nga po ni Secretary Maynard Guevara, hindi tayo titigil doon sa investigasyon ng ginawa mismo ng IAS ng police. No? Mm-hmm. Gagawa pa tayo ng interagency body para investigahin lahat yung mga 5,000 kaso na yan para masiguro na kung talagang merong dapat parusahan, ay maparusahan. Gumagana naman po mga lokal na institusyon natin, gumagana mga piskal, gumagana mga investigator, gumagana ng hukuman, wala pong dapat ikabahala dyan dahil ang dapat lang ikabahala kung hindi na gumagana ang mga domestic na mga institusyon na yan. Sir, last two issues na lang. Bilisan ko na lamang ho. JNT Express, nabanggit din ng Pangulo. Bakit ho? Nagalit ang Pangulo rito, Secretary. Madami po nagre-reklamo sa kanya na napapalitan daw yung naman ng mga balikbayad boxes na pinadadala sa JNT. Alam niyo naman, sensitive ang presidente pagdating dyan dahil napakahirap na po ng buhay ng mga OFW. Kaligayahan na nila magpadala ng kaunting regalo sa pamamagitan ng balikbayad box na nakawin pa. No? So talagang gaya nung isang kumpanya na natanggal na sa airport, binigyan ng babala po ng presidente na pag hindi po ito nag-shape up itong JNT neto, baka siya po ay mawala na rin ng negosyo. Right. Sir, panghuli na lamang, medyo mataas daw po ang tension ngayon between the Philippine Army at Philippine National Police dahil nga po doon sa pagkamatay ng 4 na sundalo po ng Army sa Hulusulu sa kamay ng Hulo PNP. Hindi po naniniwala ang Army Chief natin, si Lieutenant General Gapay, na ito ay mis-encounter kundi ang sinasabi niya ito ay rub out. Papasok na po ba ang Pangulo? Kakausapin po ba ang mga hepe ng PNP at AFP? Kasi ilang senador na galing sa PMA, pati ang PMA alumni ay kumikilos na po para mapababa ang tension between the PNP and AFP. PNP and Army, sir. Well, unang-una po ay hinihingi natin na huminahon ang lahat. Magkakaroon po ng impartial investigation ng National Bureau of Investigation. At ang presidente mismo ay makikipag-usap po sa mga
commanders on the ground ng kapareho ng PNP at saka ng Army doon sa Sulu. No? In fact, hindi lang niya kakausapin ng commander on the ground, kakausapin din po niya yung SHAM na police. No? Hindi ko na po sasabihin kung kailan at kung saan, pero sa susunod na araw po, mga araw, ay kakausapin niya yan. Dahil sabi niya, gusto niya ituloy maging kahuli-huli ang pagkakataon na nagkaroon ng mis-encounter sa kanyang termino. Sinabi po niya na nakakalungkot talaga yung nangyari kahapon. Siya po'y nanghina nung nalaman niya na ganito nga nangyari. At pinapangako naman niya ang katarungan. At ang sabi nga niya, hindi dapat nangyayari ito dahil pare-pareho tayo ng ideolohiya. Pero sa lalong mabilis na panahon po, bagamat tinutulan ng PSG, ay gumawa pa na po ng hakbang ang presidente para mapulungin yung mga hepe ng commanders on the ground at yung SIAM na police. At si Secretary Anyo naman po ay nagbigay ng assurance na yung SIAM na police po ay under custody, restrictive custody ng provincial director ng PNP Hulo at sila po ay dadalhin sa lalong mabilis na panahon sa Camp Crabe, no? Opo. So, ang pangako po ng presidente, gagawa siya ng hakbang para hindi na magkaroon ng ganitong mis-encounter, katarungan para sa mga namatay at gagawa ng reforma para hindi na po ito maulit sa susunod na 2 taon dahil kahapon po ang pang-apat ng anibersaryo ng ating presidente bilang isang presidente. Alright. Sir, kasi, so, did you say na dadalhin yung mga lahat ng pulis na involved sa pagkamatay nitong 4 sundalo? Dito dadalhin, ididetine sa Campo Crame, Secretary? Opo, ididetine po sila sa Campo Crame, pero haharapin din po sila ng ating presidente sa mga darating na araw. Alright. Sir, panghuli na lamang, kasi talagang medyo nagagalaiti, lalo na po yung mga nasa mababang rango ng mga army men. Panlima na raw daw kasi ito, sir. Nalagasan na sila una yung kay Ragos. Ngayon, itong 4, may mga official pa. So, it's very, very painful. Paano ang kakausapin ito? Pati ba yung Army kakausapin din ng Pangulo, sir? Kakausapin po niya dahil alam niyang napaka-low moral po ng Army ngayon. Uh-huh. At kaya nga po, bagamat hindi kinakailang gawin ng presidente dahil nga may pandemya at siya po ay vulnerable dahil siya ay senior citizen, yes, eh gagawin pa rin po niya ito, no? Dahil importante po na iparating ang pagdadalamhati natin doon sa mga napaslang. At kung kinakailangan, patawan din na makarusay yung mga nagkamari. No? Pero alam po ng presidente na ito po ay isang bagay na dapat ikabahala, ikalungkot, at gagawa po siya ng mga hakbang, no? Para hindi na maulit ito. Secretary Harry Roque, IATF and Presidential Spokesperson, maraming salamat. Please stay healthy, stay safe, Sec. Maraming salamat, Paring Erwin, at maganda umaga po. Alright, bayan. Yun ho ang natanggap nating information kagabi. Ay nagtatawagan po ang mga matataas na opisyal ng PNP at AFP. Magkaklase pala yun. Yung chief of staff ngayon ng AFP at si PNP Chief Gamboa, magkaklase. Really? Same class. Oo. Yung sa Army yata, medyo junior yun. Oo, 1 year. Pero yun ang galit na galit dahil si General Filimon Santos, ang AFP Chief of Staff, at saka si General Gamboa ay magkaklase sa PMA. Ang problema, sabi ng Army, hindi, tika muna, nakakalima na kayo. Limang, nakakadalawa na kayo sa amin. Ha? My goodness! Yung una, sige, sabihin natin, dahil bubunot ng baris, pero ito 4, nagpakilala na nga na Army ako. Opisyal ako, major ako. May kumakalat. Anong major? Brrrt! Ganun. Anong major? Diyos ko po. Well, antayin na lamang ho natin, bayan, ang resulta po ng investigation ng NBI at kumikilos na ho. At medyo priority daw ho ito ngayon. Nagpadala na ho yata kahapon pa ang NBI, yung galing sa NBI Sambuanga yata, ay naroon na sa Hulo. O meron din yata ang NBI na district office doon sa Hulo ay kumikilos na. Narinig din ho ninyo, yung mga pulis na yan na sangkot ay dadalhin po din sa Camp Crame holding facility. Aha. Abang sila po ay iniimbestigahan. Lahat pala ho yun, mga tausog. Lahat pala yung pulis na yun na involved siya, mga tausog.
Ang pinaka team leader yata nila, parang yung rango dati na SPO3. Samantalang yung namatayan, major, may major, may captain, my goodness, may sergeant, may corporal. Diyos ko pong pineapple, Lord. May the rest in peace. Oy, oras po natin, alas 10:26. Huwag ho kayong bibitiw. Magbabalik agad ang Tutok Tulfo COVID-19 Watch. Home and Kitchen Appliances, Tough Mama. Maaari ka nang bumili ng appliances online. Hanapin lamang ang Facebook page ng Tough Mama Appliances. I-message lamang ang inyong nais na bilhin appliance. Magaan ang buhay with Tough Mama. That's why nobody's tough like Mama. Alright! Tuloy-tuloy na ho tayo, bayan, 9 punto, alas 10:30 na ng umaga. Live na ho tayo sa PTV Nationwide. Live the live na ho tayo sa lahat ng Radyo Pilipinas sa Nationwide. And of course, dito po sa Erwin Tulfo FB page, live na rin ho tayo. Dire-diretso ho tayo, bayan, at ito, pag-uusapan ho natin or pinag-uusapan nga ho yung nangyaring encounter doon po sa Hulusulu, kung saan apat po na sundalo, dalawang mga opisyal, isang major, isang captain, isang sergeant at isang corporal ang patay. My goodness. At ito po ngayon ang subject ng investigasyon ng NBI, na pareho po ang PNP at AFP pumayag na ang NBI ang mag-iimbestiga at hindi pulis, para neutral, okay? We learned kanina ho na sinasabi ni Secretary Harry Roque, ang mga pulis, siyam ho pala yan, siyam versus apat, tapos hindi wala pang armas, ay dadalhin na po dito para hindi ma-whitewash o hindi makatakas, dadalhin po dito sa Campo Crame yung siyam na pulis na yan na ngayon ay nasa kustodiya na po raw ng provincial director ng Hulo ng Sulu PNP. Dinisarmahan na rin daw po ito mga pulis na ito at any moment now, ito po ay dadalhin sa Campo Crame. Sila po ay ilalagak muna dyan sa Camp Crame Holding Facility habang inaantay po ang investigasyon at pag-file po ng kaso. Kapag napatunayan ho, ito po ay criminal case. Murder ho yan, multiple murder. At automatic ho, dismissal from the service po ang sanction ho dyan. Bukod pa po, yun po ay administrative. Bukod pa po sa ika nga criminal aspect. Pero as we speak, bayan, ayon po sa aming impormante sa Radyo Pilipinas, ay tutulong daw si Senator Panfilo Lacson at Senator De La Rosa na kakausapin ang parehong mga opisyal, dahil sila po ay mga senior member ng PMA. Kakausapin ang mga opisyales ng AFP, Philippine Army at PNP. Para mapababa ang tensyon ngayon, dahil ngayon daw po ay tensyonado. Well, nasa linya si retired General Sammy Pagdilaw, dati po siyang miyembro ng PNP at CIDG. Magandang umaga, General Pagdilaw, sir. Good morning, Kuya Erwin, at sa lahat ng mga tagapakinig na yung programa, good morning po. Opo, live na po tayo sa Radyo Pilipinas Nationwide at sa PTV, sir. Hindi pa po ba kayo natatawagan at hindi pa kayo kasama dyan na tumulong po para mapababa itong tensyon ngayon sa pagitan ng Philippine Army at PNP dahil po sa nangyaring barilan o actually pagkamatay ng apat na miyembro ng Philippine Army sa Hulusulu sa kamay ng Hulo PNP, sir? Alam mo, Kuya Erwin, kayang-kaya na ng mga nag-volunteer, no? Yung mga pinuno natin. Mm-hmm. Na galing diyan sa serbisyo, no? Sila ang nagpresenta at sa akin naman palagay tama 'yun, no? Because the first thing to do really is to diffuse the situation or the tension, no? Kasi alam mo, pag 'yan nauwi sa gantihan, alam naman natin na nung mga nakakaraan mayroon ring ganung pangyayari na kung saan pag mayroong napatay, no, na both side, like for instance an army during a misencounter o an encounter,
eh, talagang rumires back, ano? Yung kabilang partido. Oo. Ang masakit niyan, mas maraming disgrasya. Diba? Mauwi yan sa mas grabing sitwasyon. Ano? Mm-hmm. Kaya naman natin yan kasi yung dalawang organisasyon na yan, yan ang nangunguna sa pakikipaglaban sa terorismo, sa kriminal. Diba? So magkaagapa at magkatuwang yan. Mm-hmm. Kaya kung sila magbabakbakan, ang matutuwa dyan, yung mga kalaban. Pamanaan. Diba? Kaya tama yan, to diffuse the situation right away is the best course of action to be taken. And of course, kinakailangan rin talaga part of it para ma-diffuse ay magkaroon talaga ng investigation, ano, to get to the bottom, kasi dalawang version to, no. Ang PNP, sabi siyempre lehitimong encuentro. Uh-huh. So, at nagkaroon nga ng missing counter ang sabi, no. Mm-hmm. Of course, the other side naman is saying na hindi ito missing counter o hindi ito encuentro, ito ay murder, no? So napakabigat rin akusasyon yan. Kaya kinakailangan a third party or independent body should conduct an investigation. Kaya ako, sang-ayon ako, no, na NBI ang manguna o sa pag-iimbestiga. Sir, kasi kaya ho nagpupuyos ng galit ang mga miyembro ng Philippine Army na dalawahan na raw po sila kasi ng PNP, ha, sa ilalim ng pandemya. Una, yung Corporal Gapos na may PTSD, ha, pinagbabaril ng polis dito sa Quezon City. Tapos ito naman ngayon na mas masakit, nagpakilala na raw si Major, nirat-rat pa. At bakit daw yung apat, hindi naman daw armado? Kung lumaban man, nanlaban, sabihin na natin, granting, at tingin ho ng ilang mga miyembro ng Army, armado si Major ng 45, bakit kailangan madama yung tatlo na wala naman hong mga mahahabang dala, General Pagdilaw? Kaya nga ho, medyo nagpupuyo sa galit, pati yung mga pamilya na mga nasawi, sir. Opo, tama po yan. Ano? Una nga pala, gusto rin pong ipahatid yung aking pakikiramay doon po sa naulila, no, ng mga namatay na sundalo. Uh-huh. At nakakalungkot po talaga itong pangyayaring ito. No? Uh-huh. Sa tingin ko naman, avoidable na ito, no? Dahil uh-huh, marami ng mga leksyon uh-huh na dapat matutunan sa mga nakaraang mga encuentro o missing encounter. Ano? Uh-huh. Kaya tama yan, Kuya Erwin. Talagang kailangan magsimula na kaagad at mabilisan, ano, yung pag-iimbestiga. Uh-huh. Para itong pagpupuyos at galit ng kabilang partido ay hindi mauwi, ano, sa resback. Sa resback, ano. Mm-hmm. Sapagkat ang kinakailangan talaga umiral dito yung justisya, no. And mm-hmm, I believe that of course they deserve the justice, ano, or justice. Uh-huh. That will only proceed from a thorough and impartial investigation, ano, to be conducted by the NBI, no. Mm-hmm. Alam mo, hindi rin tayo masyadong detalyado doon sa mga facts, no, sa mga ebidensya, kaya mahirap rin talaga humusga o magbigay ng opinion sa ngayon, ano. Mm-hmm. Pero siyempre ang investigation, Kuya Erwin, unang-una titingnan niya, no, kung ano talaga yung pangyayari, yes, diba? Pero si Lieutenant General Gapay, sir, yung hepe ng Philippine Army, galit na galit to, sir, and he really believes and he's standing by na there was no misencounter, rather this is a rub out, General Pagdilaw, sir. Yeah, syempre nandoon yung feeling niya bilang commander, ano, ng mga namatay na mga sundalo. Uh-huh. Kaya talaga the only way to diffuse and to disabuse, ano, kung whatever, kung ano yung mga nabubuong first impression or kung ano yung kanilang conclusion base nakikita nila, that can be clarified, no, by an investigation. Mm-hmm. So, mukhang yan, I'm sure, no, alam naman ng NBI gagawin nila. Mm-hmm. Kasi pag sa lehitimong encuentro ng mga police, doon sa ayon doon sa police operational procedure, no, mm-hmm, dapat magkaroon ng inquest proceeding. Ibig sabihin, pag gano'ng encuentro ng police, tatawagin yung inquest prosecutor doon sa area, no, mm-hmm, para siya mag-imbestiga. Mm-hmm. Siya ang huhusga kung yung encuentrong yan ay lehitimo o hindi. Mm-hmm. Bago niya i-release yung crime scene, mm-hmm, dun sa mga investigador at saka sa dun sa scene of the crime, ano, mm-hmm,
sila mismo ang mamuno diyan sa pag-iimbestiga niyan, inquest prosecutor. Sir, ang pangamba kasi ng ilan, particular sa PNP, sir, dati ho kayong sa PNP, si IDG, na-experience na rin ho ba sa sir ninyo, kung nung kayo po ay tenyente pa lamang, na nagkaroon ng ganito pagkatapos nagkaroon ng mga restback? Because when I was a reporter, may mga ganito, pero maliliit lang naman, rinestbackan yung ganito sa isang lugar, binalikan ng ganung grupo, yung police naman, binalikan yung army. Nangyayari ho ito, di ho ba, sir? Pag hindi na diffuse yung tension. Oo, Kuya Erwin, nangyayari na yan. Ano? In the past, nangyayari na talaga yan. Pero ako naman, base dyan sa mga pangyayaring yan, ako naman yung mga unit na hinawakan ko, ano, hindi ako nagkaroon ng ganong sitwasyon na kung saan meron tayong na-inkwentro na sa kabilang puwersa ng mga kasama natin, yung friendly forces. No? Ang kaya ako maingat rin sapagkat sinusunod ko yung proseso. Kamukha niya, pag nagkaroon ng inkwentro ang pulis, no, laban sa mga kriminal, no? Yan, for the protection of your own people, para hindi sila magiging subject of a counter charge, kinakailangang yung inkwentro must be ruled out by the inquest prosecutor na ito'y lehitimong inkwentro, no, sa kanyang pagtatanong, sa paggagather ebidensya, no, testimonial evidence, mga ebidensya ng physical, no, scientific evidence na nakalap ng scene of the crime, siya magsasabi sa kanya, lehitimong inkwentro to. Kaya yun ay protection mo rin sa mga tao mo, di ba? Against counter charges. Kasi when the fiscal, sila man magpapile ng kaso sa iyo, di ba? Kunyari, hindi pala encounter yun, but it's a rub out. Di fiscal magpapile ng kaso laban sa iyo. Pero time, sa kanyang pag-imbestiga, maayos yung kwento to, so ligtas ka, di ba? You're protected from counter charges. Yeah. You owe it to your people, as a commander. Alright. Former CIDG Chief, retired General Samuel Pagdila. Maraming salamat, sir, for your time with us this morning. Keep healthy and keep safe, sir. Yeah, you too. Thank you, Erwin. Maraming salamat po. Samantala, bayan, nasa linya na po ng aming telepono si Major General Edgard Arevalo, ang tagapagsalita po ng Armed Forces of the Philippines. Magandang umaga po, General Arevalo, sir. Magandang umaga sa iyo, Erwin, at sa lahat ng nakikinig sa atin. Magandang umaga. Tatawagin daw yata ng Pangulo, according to Secretary Harry Roque, I don't know kung na-invite na ho kayo ang AFP Chief of Staff, ang Army Chief at saka mga officers. Mukhang kakausapin po yata ng Pangulo dahil nakarating na rin sa Pangulo po yata, sir, na medyo mataas ang tension na ho yata ngayon sa pagitan ng Army at PNP. Pati si, according to our source sa Senate, sir, si Senator Lacson volunteered to help and General Bato de la Rosa to defuse the tension daw, General Arevalo, sir. Well, hindi pa po namin na-receive, ano, kung meron man pong formal na invitation buat ating mahal na Pangulo. Opo. But even before that, Erwin, pinag-uusapan na natin yan kahapon pa man. At immediately, pagkapangyari rito, the immediate impulse ng ating AFP Chief of Staff, si General Filimon Santos Jr. At ang kanyang counterpart sa PNP, Police General Archie Gamboa, ay tumawag ng isang independent body, just like the NBI, upang tingnan, ano, kung ano ba ang tunay na nangyari. And as a way forward, ay tingnan natin ito, ano, request for justice. Kailangan mindful din naman tayo na hindi gagamitin ng mga kalaban ng Estado ang sitwasyong ito upang magkaroon ng hidwaan sa pagitan ng dalawang malaking security forces ng ating bansa. Kumusta po ang moral ngayon ng Philippine Army, sir? Kasi parang may mga lumalabas kahapon na nadadalawahan na raw po ang Philippine Army. Kaya maging si Army Chief Lieutenant General Gapay ay naniniwala na this is more of a rub out than a misencounter, sir. Well, nakikita po natin ang punto ng ating commanding general ng Philippine Army, yes, si General Gilbert Gapay. And besides, bilang ama, no, ng kapihan ng Pilipinas, naunawaan po natin ang kanyang damdamin. At higit sa lahat, General Gapay is a very sober and a very deliberate man, ano, very professional. So if he made the statements like this, sigurado po tayo
na nakabatay po ito. At alam natin ano, na nakabatay ito sa mga paunang SWAT reports na nakarating sa kanya at eyewitness account mismo ng isang miyembro ng Philippine Army o miyembro ng Sandata ng Lakas ng Pilipinas na nakamotorsiklo na nakita yung mga pangyayari. And of course, yun pang mga impormasyon na nanggaling sa mga eyewitnesses. By the way, Erwin, meron ng dalawa ano, na civilian na lumutang upang magbigay at nagbigay na ng kanilang mga pahayag. And so far, according to General Binluan, siya po yung commander ng 11th Infantry Division dyan sa Sulu, eh, tila, well, nagtutugma anya, anang NDI yung statement na nakuha buhat doon sa eyewitness na sundalo at doon sa dalawang eyewitnesses na mga civilian. Sir, sabi po ni retired General Pagdilaw, dating CIDG, may mga instances na raw po na nagkakaroon ng rest back. Ito ho ba'y tinitignan na rin yun at masusing binabantayan ngayon ng pamunuan ng Philippine Army maging ng AFP? Baka magkaroon ng rest back nga yung isang grupo doon sa pagkamatay, siyempre, ng mga kasama nila, sir, which is understandable, yung nagpupuyos na damdamin, sir. Tama po, kagaya po ng binanggit natin, naunawaan po natin ano, ang mga damdamin ng ating mga kasamahan. Ano? Sabi nga po natin, ang mga sundalo po, eh, alam naman po natin sa nature ng aming trabaho. Opo. Sabi nga po, pagbaba mo ng inyong tahanan, ang isang paa ay nasa sa hukay. Ano po? Correct. Subalit ang hindi po talaga katanggap-tanggap, ano, yung mapatay ka ng kapareho mong naka-uniforme. Ano? That said, sabi nga natin, in our quest for justice, ayaw din naman natin na lalaki ito no masyado at ika-capitalize ng ating mga kalaban. Correct, kaya nga correct. within the purview na maaring magkaroon ng ganitong sama ng loob o sinasabi mong rest back, yes, eh inagapan na po yan kaagad ng pamunuan ng AFP at PNP sa pamamagitan po at mismong si General Gapay ang nagsabi na sinabihan na po natin ang ating mga field commanders. Opo. Na pagsabihan, pangaralan at ika nga payapain ang kalooban ng ating mga kasamahan sapagkat bagaman ayaw natin itong lalaki ay nandun po ang responsibilidad sa mga leader ng anong Philippine Army at ng AFP na bigyan naman po ng katugunan ang hinaing na malaman ang tunay na nangyari at mabigyang katarungan ng pagkamatay ng mga sundalong ito at yan po ay hindi naman natin nakalilimutan. Maraming salamat po, Major General Edgard Arevalo, AFP spokesperson. Magandang umaga po. Stay healthy, stay safe, sir. Maraming salamat, Erwin, at magandang umaga po sa atin. Thank you! Nasa linya rin po ng aming telepono, tagapagsalita ngayon ng Philippine National Police, si Brigadier General Bernard Banak. Magandang umaga po, General Banak, sir. Yes, magandang umaga, Erwin, at sa mga taga-subaybay ng ating programa, ang Tutok Tulfo, magandang umaga po. Sabi po ni Secretary Roque kani-kanina lamang, mukhang ipapatawag po yung siyam na police na involved dito sa umano'y encounter, pero sabi the Army looks differently. Meron na ho bang invitation? At saka balita ho, eh, idadalhin daw po dito sa Maynila yung siyam na police na involved po dito sa ikang incident sa Hulo, General, sir? Sa ngayon, Erwin, nakantabay pa tayo sa mga susunod pa na mga instructions. In the meantime, ay ang siyam na sangkot sa nasabing insidente ay sumasailalim na sa investigasyon. At kung may ipag-uutos na sila ay i-transport, ay nakahanda naman tumugon ng PNP at tumalima rito. Alright. Sir, isa pa, yung United Nations Commission on Human Rights nagpalabas na ng report na ito raw ang administrasyon na ito ni Pangulong Duterte ay may mga nilabag na karapatang pantao dahil nga po doon sa war on drugs. Pero nakakuha naman ho tayo ng kakampi sa China at Russia at sinasabi na nagiging politicized itong issue na ito. Ano reaksyon ng PNP dito, sir? Well, una pa man sa lahat, ang PNP ay talagang sumusuporta naman sa pag-uphold ng ating mga batas, no? Lalo na yung paggalang sa mga karapatang pantao. At lahat ng nating mga anti-drug operations ay tinuturing natin na with presumption of regularity. At handa po ang PNP na sumailalim sa anumang pagsusuri o investigasyon kung talagang may mga ebidensya na nagsasabi
na may mga naging paglabag. In fact, may ilang insidente na nga riyan, nakatulad sa Caloocan, kung saan convicted yung ating tatlong kasamang pulis for murder. So, ibig sabihin, hindi natin kinukonsente kung anuman yung mga pagkakamali. Pero kung sabihin na lahat ng naging anti-drug operations ay mga naging paglabag, ay hindi din naman ito patas o hindi patas. So, kailangan tingnan ito sa isang pananaw na balanse. At ang PNP ay talagang gumaganap lang din ng kanilang tungkulin. Brigadier General Bernard Banac, Sir, PNP spokesperson. Sir, maraming salamat po. Please stay healthy, sir. Yes, maraming salamat po at magandang umaga. Alright, bayan. Sandali lamang po. Ah. Oras po natin, alas 10:50 na ng umaga. Aha. Kaya sa ilang saglit ho, baka kausap natin ang hepe ng Philippine Army. Walang iba kundi si Lieutenant General Gapay. Ito yung sinasabi ko na kahapon ay sabi ni General Gapay sa media, hindi siya naniniwala na ito ay mis-encounter, kundi ito ay rub out. Nasa linya na si Lieutenant General Gilbert Gapay ng Philippine Army. Magandang umaga po, General Gapay, sir. Magandang umaga rin at magandang umaga sa ating mga taga-subaybay. Yes, sir. Una po sa lahat, ang aming pong taus-pusong pakikiramay dito po sa Radyo Pilipina sa pagpanaw po, sa pagkamatay ng apat po na inyong mga tauhan, General Gapay, sir. Pero kahapon po, sir, nag-issue po kayo ng statement na mas ramdam ninyo na hindi po ito encounter, kundi ito po ay rub out. Paliwanag nga po, sir. Yes, kasi pag encounter may exchange of gunfire yan, ano? Opo. May firefight, but there was never a firefight. Unang-una, alam naman ng mga kasundaluhan natin, mga pulisya na nandoon. And nagpakilala sila and alam nila na identified naman. So yun nga, and there was never an altercation or provocation, ano? Uh-oh. On the part of our for army personnel, but dun sa spot report na na-receive namin an hour after the incident, medyo iba naman yung dumalabas doon. Bumaba yung mga tropa natin at tinutukan yung tinutukin baril sa mga police, pero naunahan sila at naubos yung tropa natin. So hindi naman ganun yung nangyari. Anyway, we will see yung mga sa autopsy and initial investigation ng NBI, ano? But based on accounts of eyewitnesses, talagang si Medyo rin damog. Nasa labas nakataas yung kamay ng pinaril eh. At saka kita po sa mga picture, sir, kumakalat to na picture, nakahandusay po itong mga ito at wala naman mga armas. Walang amarelo, walang armas. Kaya na, yun nga, so with that, it's not really an encounter, mis-encounter, but we feel and we see it as a murder and a rub out, ano? Opo. Yun ang based on eyewitnesses accounts. And even may mga CCTV footages pa yan. Sabi po ni Major General Edgar Arevalo, mukhang kinausap nyo na ang inyong mga tauhan sa field at saka yung mga inyong commanders, lalo niya sa area na yan, to stand down kasi baka magkaroon po ng rest back, which naintindihan din ho natin na normal lang ho bilang mga tao na syempre hihiganti mo yung kabaro mo, kasama mo, kabady mo. General, kinausap niyo na raw ho, sir, yung mga field commanders sa kausapin? Noong gabi, I talked to Major General Pinduan, yung ating 11th Division Commander. Opo. Sa Sulu, ano? Oho. Well, medyo tensionado talaga nung after the incident. Oo. Tensionado ang sitwasyon, automatic naman yun, medyo heightened ang emotion. Yes. That's why sabi ko, stand down and we will and prevent any tension na mangyari between the two. Dahil alam mo naman, the PNP and the AAP have been partners, ano? Yes, sir. For a very, very long time, we have many accomplishments in the area of peace, security, and order.
So, sabi ko, do not let this case, this incident, this is localized anyway, to get in the way of our partnership. So, okay naman, kaya nga I commend, you know, our commanders on the ground who really has taken control of the situation. And yun nga, dinidiffuse natin. And tayo naman, Erwin, we just, our sentiments. Po. Kahapon, lalo na nung dumating na yung katabi ng tatlong mga kasama natin. Yes, sir. And how we see yung incident, ano? Opo. But now, we have full trust and confidence on the NDI. Opo. Of course, in our justice system. Yes, sir. That really, for the truth to prevail and justice deserve us to our fallen comrades. So right now, we're just waiting for the result of the investigation. Opo. And right now, sabi ko nga, I'm calling for sobriety. Yes, sir. Among army personnel. Opo. Dahil sabi ko, I have already conveyed our sentiments kahapon. Nakita niya naman, masama ang loob namin. Opo, opo. At sabi ko, sir, naintindihan naman ho yata, yes, sir, kasi ng mga tao, dahil yes, nadadalawahan na raw ho kayo. Primero, yung si Gapo, si Corporal. Si Ragos. Opo, Ragos po, opo. Si yung late Corporal Ragos. Oh. And then, so, sabi ko nga, as professional organizations, sabi ko nga, the AFP and the PNP in the Philippine Army, who's taking this incident, this incident professionally in a joint team. We are closely monitoring yung the developments in the investigation. Opo. And jointly, we will also undertake remedial measures. Opo. Pati sa amin, we are looking into lapses and of course the way we operate. Ano naman yan, being a professional naman, we always assess in evaluate our performance, ano? Opo, sir. To better serve our people. So, yun na yung direction namin ngayon ng AFP, PNP, and Philippine Army to really work together to prevent the occurrence of similar incidents in the future. All right. Lieutenant General Gilbert Gapay, Philippine Army Chief. Sir, maraming salamat for your time with us this morning. And again, our sincere condolences to the families of our soldiers, sir. Yes, maraming salamat, Erwin. Thank you po. Good morning, sir. All right, bayan, alas 10:57. Bilisan na ho natin ito. Eto na, ayuda mo, sagot ko. Hello, magandang umaga. Hello po. Yes, good morning. Good morning. Sino po ito? Si Tricia Soto po, ng Cebu. Cebu, ano ang problema, Tricia Soto? Ma'am. Kailangan ko po sana ng pangpuhunan po, sir. Pampuhunan. Okay. All right, ma'am, ha? Bilisan lang natin. Nakikinig ka sa anong pinapakinggan mo? Radyo o Facebook? Sa TV po, sir. Ah, TV, ma'am. Hindi kasama ang TV. Radyo lang. Ah, radyo. Meron kang 1,000 or sa Facebook may 1,000 ka. But anyway, kailangan mo ng pangpuhunan? Opo, sir. Okay. Anong gagawin mo sa anong negosyo na isip mo? Maliit na negosyo? Oh, tindahan po sana, sir. Isa, dalawa, tatlo, apat, 5,000, ma'am, para sa maliit na negosyo. Ano pa? May request ka pa na isa? At panggatas po, sir, ang anak ko. Isa, dalawa, tatlo, apat, 5,000, 10,000, ma'am Tricia. Thank you po for joining. Magandang umaga po. Sir. Yes, ma'am. Pang may kapatid po kasi ako, ma'am, nag-aaral, hindi po, sir. Ma'am, may problema, ma'am. Hindi ba ninyo sinama yun sa aming... sa iyong request, anong grade niyang kapatid mo? Anong ano na 'yan? Grade 10 po, sir. Grade 10 'yung kapatid mo? At saka grade 6. Ay, ma'am, hindi ninyo kasi sinama. Ang sinama lang ninyo, yun ho dito sa inyo ay kailangan ninyo walang trabaho, mister mo, pangkain, pangnegosyo ng anak, panggatas. Wala ho kayong sinabi na tablet na kailangan ninyo. Sige po, sir. Salamat. Pero di bale. Di bali, ma'am. Ha? Dahil sobra yung tablet ko dito, bibigyan ka na isang tablet. Oh, kunin mo na yan. Alright, thank you. Good morning. Alright, hello, magandang umaga. Hello. Hello, good morning. Hello po. Ay, magandang umaga. Sino ho ito? Danilo Dagatay po. Teka, saan ka?
taga Proper Bansod po. Okay, ano ang problema, Mang Dani, ng Mindoro? Ako po sana masakit po yung paa ko, yung rayuma. Rayuma? Okay. At saka? At saka gusto ko po sana magtinda-tinda ng manok kasi nung wala pang lockdown, nagatinda po ako ng manok. Ilan taon na kayo, Mang Dani? 63 na po. 63. Sagot ko na yung pantinda mo ng manok. Bumili ka na ng manok mamaya. Di frituhin mo. 1, 2, 3, 4, 5,000, Mang Dani. Salamat po. Ano pa yung isa? May rayuma ka? Opo. Magpatingin ka na rin sa doktor mamaya at bumili ka na rin ng panghaplos dyan. 1, 2, 3, 4, 5,000, 10,000 na, Tatay Dani. Salamat po. Maraming salamat po, Kuya. Alright. Good morning. Thank you po. Na, hello. Good morning. Magandang umaga. Nako. Hello. Good morning. Good morning po. Good morning, ma'am. Nakikinig ka ba ng radyo? Opo, pero nasa labas pa ako kasi hinay pa yung signal sa loob. Okay, dahil nakikinig ka sa radyo. Ito, 1,000 para sa iyo kaagad. Anong pangalan mo? Ikay Kaban po. Taga saan ka, Ikay Kaban? Taga Cebu po ako. Taga Cebu. Ba't umiiyak ka? Ginagaway sa'yo? Wala po kasi. Masaya lang po ko kasi po may laptop na ako, makakapag-aral na po ako ngayon. Alright, laptop na yung request. Ito na, Ikay, okay. Isang laptop sa'yo, galing sa laptop. Iyan ay bigay ng AXIS Partylegs. Okay, maraming salamat po, maraming salamat. Okay. Thank you po. Thank you din, mag-aaral ka ng mabuti. Well, that, with that, bayan, nako. Kami ay pansamantala magpapaalam na muna, susunod na po, ha? Ang laging handa, Secretary Martin Andanar and Yusek Rocky Ignacio. God is good all the time. Ako po si Erwin Tulfo. Nag-iiwan sa inyo ng isang magandang umaga, bayan. Ang oras ay hatid sa inyo ng SMDC, The Good Guys. Uy, cheese ring! Pahingi naman ako niya!